Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng August 26, 2023 na kung saan sa ngayon ay lumakas na naman si Bagyong Goring at taglay na ang lakas ng hangin na umaabot po hanggang sa 215 kilometers per hour habang nasa silangang baybayin po ng Tugigaraw, Cagayan about 133 kilometers east away na patuloy pa rin ang pagkilos nito pasa outward, pababa at bukas ng madaling araw ay posibleng nandyan na ulit sa silangang baybayin ng Isabela at bukas ng gabi hanggang Lunes ay kikilos na ulit pataas at sapit ng Martes ng madaling araw ay nasa silangang bahagi na po ulit ng Cagayan at muling kikilos pa northwestward na malaking banta po dyan sa mga isla ng extreme northern Luzon. Pero palala lamang po na posible pa na magbago ang forecast na ito kaya patuloy lamang po tayong mag-antaba sa mga susunod po na updates. Samantala, ang LPA naman na nasa labas ng ating area of responsibility ay consistent pa rin ang pinapakita dito na posible itong lalakas na bagyo sa mga susunod na araw at posible ulit na malakas. At kung papasok yan dito sa loob ng ating area of responsibility ay tatawagin naman sa local name na Bagyong Hana. At sa lagay po ng ating panahon ngayong hapon dahil po kay Bagyong Goring ay nakakaranas ngayon ang malaking bahagi ng Northern Luzon ng maulap na karangitan na may mga puluplong pag-ulan na minsan ay may mga pagkulog at pagkidlat at mga pagbugso ng hangin. Diyan po sa may extreme Northern Luzon, Cagayan Valley, lalo na po sa may Cagayan at Isabela, maging po sa may Ilocos Region at ilang bahagi ng Cordillera. At dahil nga po sa paglakas ng bagyong si Goring ay nakataas na po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northeastern portion ng Cagayan dyan sa may Santa Ana at sa extreme eastern portion ng Isabela sa may Divilacan at Palanan. Signal number 2 naman po sa may eastern portion ng Isabela sa may Dinapige, San Mariano, Ilagan City, Maponacon, Cabagan, Tumawini, San Pablo, maging po sa eastern portion ng Cagayan sa may Peña Blanca, Baggao, Gataran, Lalo, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, maging po sa northern portion ng Aurora sa may Dilasag at Kasiguran. Signal number 1 naman po sa may Batanes, the rest of Cagayan, kasama na po ang Babuyan Island, central portion ng Aurora, sa may Dinalungan, Dipaculao, maging po sa may Quirino, the rest of Isabela, Apayao, eastern portion ng Nueva Vizcaya, sa may Casibu, Quezon, Jadi, Bagabag, Solano, Villaverde, eastern portion ng Ifugao, sa may Lamut, Lagawe, Hingyon, Banawe, Mayoyaw, Aguinaldo, Alfonso Lista, at maging po sa eastern portion ng Mountain Province, sa may Barlig, Natonin, Paracelis, at Kalinga. Dahil naman po sa habagat ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan naman ang nararanasan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi po ng Calabar Zone, ilang bahagi ng Bicol Region, Mindoro Provinces, Northern Palawan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, at ilang bahagi po ng Soccsergen. Kaya mag-ingat po tayo dahil mataas pa rin ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na po sa mga lugar na mayroong wind signals. Sa atin namang mga baybayin, dahil po kay Bagyong Goring, ay pinagbabawal na po ang pagpalaot sa mga baybayin po ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan at Isabela dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot sa 2.4 to 5 meters height. Kaiwasan muna natin ang papalaot, lalo na po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!